Alright guys, good morning. Mayroon tayong customer dito. Gandang-ganda oh. So that's Dad's Journey 2012. So guys, dahil nauuso ngayon ang chins oil, magchi-chins oil tayo. So nagba-viral po ang chins oil ngayon. So ito guys, itong video na ito, ituturo ko sa inyo yung kung paano mag-chins oil para wala nang dahilan si mister o si boyfriend magpa-chins oil, di ba guys? So mga misis, bantayan nyo maigi si mister kung magsasabi mag-chins oil eh. Do it yourself. Pag napanood mo itong video ko misis, sabihin mo kay mister, do it yourself na lang. Total, nauuso naman yung DIY, di ba? So para makasave ng ano, save of time, save of money, at least save your relation. Yeah? So tara guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-chins oil. Napakasimple lang po mag-chins oil. So yeah, wala pa pong kalahating oras, tapos na natin yan. So sa una talagang medyo mangangapa tayo, pero sa una lang yon. Pero sa susunod, pag masundan na natin yung pangalawa, yan, alam na natin kung anong gagawin natin. Kaya let's go guys. Gayun na natin, tuturo ko na sa inyo. Of course, sige, itaas natin tong hood. So guys, ang unang-una ninyong gagawin ngayon, titingnan niyo kung ano ang grade ng oil o yung tawag nating viscosity. So lahat naman niya makikita dito sa cover. Okay? So pakita ko po sa inyo. Okay guys, so dito po natin makikita yung grade ng oil na gagamitin natin. Kagaya po nito, 5W30. So, i-ready po natin yan. I-ready lang naman natin yung oil at saka yung oil filter. So, 5W30. So, meron na tayo rito ngayon 5W30. Okay? Synthetic po gamit natin. Okay guys, kung at saka kung personal service nyo naman, huwag tayo magtitipid. Ang bilhin natin, synthetic. Total, sarili naman natin yung sasakyan. So, yan. I required synthetic. So, 5W30. Then, hahanapin nyo. Kung wala dito yung grid na hinahanap natin, pwede natin tingnan sa manual book. So, ituro ko sa inyo. Ayan, guys. Ito natin, manual book. Ayan, pakita ko po sa inyo. So, 3.6 liter po yung makina natin. Yung laki ng makina natin, ito. Ayan, 3.6 liter. Ang required nila is 5W30. So, ang maximum cup ng laman ng oil is 5.6 liters or 6 quarts. Yan po siya. So, ngayon, kung dahil sa katandaan na ng service natin, wala na rin manual book, tapos wala pa rin doon sa makina yung hinahanap natin. So, pwede po tayo magtanong sa mga ano, bibili natin ng oil, meron po sila doon. Sigurado po yun. Marami po tayo makukuha ng ano, information kahit saan. Kaya ayan guys, so ang gagawin natin, papunta tayo sa ilalim at i-drain natin yung oil. Guys, so andito tayo ngayon sa ilalim ng makina. So actually ito, na-drain ko na to. Ayan po, na-drain na natin yan. Ayan. Okay guys, sa mga magsisimula pa lang ako, baga first time pa lang talaga, ang hahanapin natin is yung drain plug, yung pinaka lower na bolt na makikita nyo, yun ang drain plug. So hanapin nyo lang tong parang umbok sa ilalim. Ayan po, ito parang umbok sa ilalim, yan ang pinaka puwit, pinaka ilalim ng makina natin, ng engine natin. So tapos hanapin nyo yung pinaka lower na bolt, hindi po tong mga paligid ha, nag-iisa lang po siya sa pinaka ilalim. Yung pinaka-puit na mismo, gaya nito. Ayan. So, ibig sabihin, yan siya ang drain plug. So, patuloyin nyo lang yan. At least 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Yung at least alam nyo empty na. Kahit may napatak-patak pa konti yan, pwede na yan. Takpan na natin yan. Tapos, of course, hanapin natin yung oil filter nito.
Ito po, kasi toy American car, 2012 pa, bagong-bago. So, ang oil filter po nito nasa taas. So, yung mga luma po, kagaya ng mga Asian car, nandito lang po yan sa gilid, sa beside of exhaust natin. So, yan yung oil filter niya. So, dahil ito, oil filter nito nasa taas, let's go to the top po. Okay guys, so, hanapin natin dito yung oil filter. So, kung nababasa nyo po ito, yan, sa akin, may nakalagay dito, remove for oil filter service. So, galing natin to, yan. Tabi lang natin ito, yan, yung baso-baso na yan. So, mas maganda yan, tatanggalin natin tong buong cover. To guys, yung laki ng makina ko, yung sinasabi ko, 3.6 liter. So, yan. Lagay lang natin dito sa tabi. Guys, so actually yung ibang oil filter po hindi ginito, ito po yung element type. Ayan. So cartridge, box, ano lang po siya, carton lang ano niya. So ito po yung luma nating oil filter. Ayan. Ito po yung bago kong bili. Ayan. So, papapalitan natin. Yung iba pong oil filter, yung mga di po nakakaalam, so, sabi ko nga po, magsisimula pa lang, mga ganito pong oil filter niya, mga cartridge. Ayan, naka-ano lang po yan, naka-bolt. So, pipihitin lang na natin po, counterclockwise po ang pihit nun, ha? Para lang rin tayo nagluluwag ng bolt. Ayan, mga ganito pong klase. Ayan. So, gamit po tayo ng mga filter wrench. Kung laki yung ganito, pwede po yung belt type. Ito. Ayan, pwede rin po yung chain type. Mga ganito. Ayan, marami po tayong mga gagamit ng mga filter wrench. Ayan, mga ganitong type po ng oil filter. Ayan, spin type po yan. Ayan. Okay, ganyan guys. So, magsasalin tayo ng oil. So, balik lang natin yung oil filter. So, kuhain natin yung bagong oil filter. Ito. Okay guys, balik na natin yung lumang oil filter. So, ay bagong oil filter. So, ito po siya. So, babalik lang natin dito. Naka, ito pong ano, meron po siyang hook dito. So, balik lang natin dito para pantay siya. Ayan. See? Saka natin yung tusok. Ito guys. Okay guys, so ilihipid na natin. So gagamit po tayo dito ng tools kasi may required na tightening po ito. Itong mga ganitong klase ng filter natin na may mga base. Pero yung mga ganito pong spin type, as long as you can lang po, hindi na po tayo gagamit ng tools pag hinihipitan natin. Hanggang kaya natin i-grip po natin. Using your hand lang po, hindi po tayo gagamit ng tools. Sa pagluwag po, of course, gagamit tayo ng tools kasi mahigpit na yon. Pero sa paghigpit po, as long as you can lang po, hanggang kaya ng kamay nyo i-grip, pihitin nyo po. Kasi ito po, habang umiinit, lalong naghihigpit po ito. Ayan po. Habang umiinit yung makina natin, lalo po itong nag-grip. Kasi nag-expand po ang mga metal. Okay? Ayan po. So, as long as you can lang ito. Pero ito, dahil required to po may tightening, so, gamit po tayo ng tools. Makikita naman po itong pero hindi naman po ganun kahigpita kasi plastic lang yung base. Yan, okay na po yan. So, next, higpitan na natin yung drain plug bago tayo magsalin ng oil. Okay guys, so nagpitan na natin yung drain plug, ilagay na natin yung oil filter. So, it's time to put natin yung oil nating bago. So, tanggalin lang natin itong cap. Gagamit po ako ngayon ng funnel o imbudo. Pero pwede naman po natin i-direct dito na walang panel, pero ako gagamit po ako for kasi po customer po ito, so mahirap po magdumi ng gusto. Ayan. So lagay natin to. So nakalagay po doon is 5.6 liter, so 5 liters lang to. So ako po, ugali ko po
hindi ko po muna sinasakto yung oil natin. So, lagyan muna natin ng 5 liters, tapos paandarin natin hanggang sa paandarin natin ng at least 1 minute, 2 minutes, tapos sukatin uli natin. saka natin lalagay yung pinakakulang. Ganun lang guys. Pare-parehas lang po yan. Motorcycle, personal na service natin na 4-wheel, mga truck, mga heavy duty truck, pare-parehas lang po ang procedure niyan. Excuse me. Yan, of course, una yung pare-parehas lang po yan. Sa motorcycle po, at least sa mga kababayan natin, marami talagang may personal na motor talaga dyan sa Pilipinas. Yan, yun lang po gagawin natin. Tingnan natin sa manual book natin yung kung ilang liters ang kailangan, anong grade ng oil natin. Yan ito, 5W30. So guys, actually iba-iba po tayo ng grade ng oil ha. Kaya po sinasuggest ko, kailangan makita natin kung anong kailangan nating grade na ilalagay. Gaya po sa diesel, pag diesel engine po tayo, ang laging ano niyan, 5W40, 15W40. Oo, 15W40. Yan po. Iba po ang oil ng diesel at saka gasoline. Ito po ay gasoline engine. Iba-iba po ang grade, ha? So, always I suggest po, synthetic gagamitin natin. Ang interval po ng pag-oil change, dito po kasi sa part of America, kung sa personal service ko po, ang lagi ko pong inaano is 5,000 kilometer. Sa ordinary oil po yan. Pero pag ganito pong ginagamit ko synthetic, hanggang 7,000 po. Pero hindi ko po inihit ng ganon. Hanggang 6,000 kilometer lang po ako. Chichinsin lang ako. Personal naman po yun. Pero po dyan sa atin, dahil po iba po ang weather natin dyan, yung climate natin masyado mainit. So, ang sinasuggest po dyan is 3,500 kilometer. So, kung hindi na po gumagana yung speedo natin o yung mga gauge natin para sa kilometrahe, so, interval na lang po every month, every 3 months. Ganun po, tatandaan lang po natin. Para ang makina po kasi, yan ang pinakauna expensive sa unit natin pag nasisira. So, ang buhay po ng makina natin is nasa ano natin, nasa oil, engine oil natin. So, lubrication. So, pag mahina po ang lubrication niyan, ay of course po, talagang mapapadala yung buhay ng makina natin. Yan. So, ganyan lang po ang pag-change oil. So, almost tapos na po tayo. So, mga misis, sana mapanood nyo to sa mister nyo. Do it yourself. Sabi ko nga, save your money, save your time, and save your relation. That's it. So, kaya po nagbabiral yung change oil dahil dyan. Thank you so much po, and give me your big thumbs up. And click my hit buttons. Right guys, thank you so much and have a good day.